Welcome to the channel. Welcome to the channel. Hello. Don't you want to go to Sì. Con la baby shark. Daddy. Questo con la baby shark. Blessed day mga kabanding. Ngayon po, magluluto na naman tayo. Ang lulutuin ko po sa inyo ngayon ay ang sinigang. Sinigang, Italian style. Kaya ako po nasabing Italian style dahil po sa mga, yung mga nakaraang ko pong recipe. Kaya ako po sinasabing Italian style. Dahil po gumagamit, hindi po para i-clickbait kayo. Kundi po, dahil gumagamit po ako ng mga ingredients na available po dito sa Italia. Tara mga kabanding, simulan na natin ang pagluluto ng sinigang. Ito po ang ating ingredients sa ating po sinigang. Siyempre po kailangan natin ng baboy. Ito pong baboy na to, buto-buto o yung ribs ng baboy. 1 kilong ribs ng baboy, talong, radish, pajoli. Ito pong pajoli, ito po yung ang ano po nito sa atin, ito po yung baguio beans. Dahil wala pong sitaw, ang substitute ko po sa sitaw ay yung baguio beans. Kamatis, 4 na kamatis, 1 sibuyas, 3 siling haba, at dahil po wala kangkong o ay ano, substitute ko po doon ito pong latuga o yung lettuce. Tara, prepare na po natin yung ating mga ingredients. Una po, hiwain po natin yung ating baboy, yung ribs. Susundan lang po natin yung ano lang, buto. Yan. Hindi masyadong mahiga. Yan. Susundan lang natin yung mga dugtungan ng buto. Ito, pwede na yan. Ganyan. Pwede rin po tayong gumamit dito ng lempo. O kahit ano pong part ng baboy. Kung ano pong gusto nyo. Pwede po dito sa ating pork sinigang. Ganyan lang po. Tapos iset aside po natin to at i-prepare natin. Palata natin tong ating radish. Radish. Sa Italiano po ang tawag nila rito ay horse radish. Ay, radice. Hiwain lang po natin siya na pabilog na slant. Ganun din yung ating talong. Yan na po yung talong mga kabanding. Ang liliit po. Tanggalin lang natin tangkay. Naugasan ko na pala itong talong na to mga kabanding. Pabilog din na. Pabilog na, paslan. Tsaka kanina nga po pala mga kabanding, naghanap ako ng okra. Walang okra. Kaya wala po tayong ilalagay ng okra. Bukas pa daw available yung okra.
Ayan mga banding. Pagkahiwa po natin ang tarong natin, lagyan po natin kaagad ng tubig para hindi po mangitim. Tapos hiwain po natin yung ating sibuyas. Balatan muna pala bago natin hiwain. Papaiyak na naman nata ako. Tapos hiwain lang po natin siya mga kabanding ng sa walong parte. Itong ating kamatis. By the way mga kabanding, ito nga po pala kung ayaw nyo may balat. Pwede nyo pong balatan to, madali lang pong balatan to. Gawin nyo lang po, magpakulo kayo ng tubig. Tapos ilubog nyo po to for about 30 seconds. Tapos madali na pong matanggal yung balat ng kamatis. Gaganong-ganon nyo lang po. Pero ako po, hindi ko natatanggalin yung balat. Tanggalin po natin yung mata ng tangkay. Pero kahit di nyo po tanggalin yun, okay lang po. Yan. Siwain po natin ng ganun din kaya sa sibuyas. Kada isang pisngit. Apat na part. Tapos po yung ating latuga o lettuce. Galing ulog po itong dulo kasi medyo madilaw. Tanggalin lang po natin yung may part na may ugat. Ito po yung substitute ko sa kangkong. Dahil wala akong mabiling kangkong. Pero usually po meron. Pero ngayong season at panahon na itong ganitong ano, wala akong kangkong mabili. Pag summer po, minsan may nabibili. Kasugasan natin siya mga kabanding. Ilagay ko muna siya dito. Alawa natin dahil baka may lupalo pa. Ayan natin siya ng... Agad natin siya dyan. Konting tubig. Kasi po minsan may mga lupalo pa ito kaya kailangan hugasan natin mabuti. Para sigurado po tayong tanggal lahat yung lupa. Tapos mga kabanding, idadry lang natin siya na itong hindi ko alam kung ang tawag dito eh.
Nagamit po ito sa ensalata. Pag mag-prepare kayo ng ensalata, hugasan nyo. Para po tuyo-tuyo. Ayan, tuyo na po yan. Oh. Tuyo na. Nandun lahat yung sa ilalim ng tubig niya. Tapos mga kabanding, yung gagamitin pala nating pang-asin, meron lang po tayo nito. Dahil may nabili po ako. May nabili po akong ganitong pang-sinigang mix. Hindi ko na po kailangan mag-substitute. Pero kung wala po kayong mabiling ganito, pwede po kayong mag-substitute. Ang substitute po dito, lemon. Kung meron po lemon, pwede pong pang-asim yung lemon. Lalo na po yung mga nasa ibang bansa, minsan po, kagaya po namin, minsan wala, hindi po available itong mga ganito. Kaya po, kailangan magaling, marunong tayo mag-substitute ng ingredients. Yan. Tapos for seasoning po, siyempre, patis, pamintang durog, tsaka asin. Yan mga banding. Ready na yung ating mga ingredients. Simulan na natin magluto ng sinigang Italian style. Ang unang step natin mga kabanding, ilalaga muna natin tong baboy. By the way mga kabanding, kung nakikita nyo po, hindi ko po inuugasan yung karne. Malinis po yan. Dito po yung mga karnihan po. Malinis, wala po kayong halos makitang langaw. Kaya po yan, safe na safe po yan kahit idiretso na po natin yung luto pag kabili natin. Kaya, lalagay natin sa kaldero. Pasensya na kayo sa kaldero ko, masyadong malaki. Wala akong maliit. Tapos lalagay natin ng tubig. Isang ganitong tubig. Depende po ulit sa inyo kung anong gusto nyo. Tubig po masabaw. Lagay natin yung sibuyas. Tapos pakuluan lang po natin. Hintayin lang po natin kumulo at lumambot yung baboy. From time to time po, may makikita po kayong mga bula-bula na maitim. Tanggalin po natin yun, tapo natin. Kung kailangan po natin dagdagan ulit ng sabaw pagka malambot na po yun, dagdagan lang po natin. Lagyan din po pala natin siya ng asin mga kabanting. Mga one and a half tablespoon. Kung nakita nyo, yung mga bulang yan, tatanggalin natin yan. Tsaka, kung nakita nyo po yung outfit ko, dahil mag-Halloween na, naka-Freddy Krueger outfit po ako. Yan, tatanggalin na natin yung mga bula na dumi po yan sa, galing po yan sa buto nung ano, yung baboy. Tatanggalin natin yung mga yan. Pag natanggal na po natin lahat yan, pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Yan mga kabanding, pwede na natin ilagay yung ating kamatis dahil natanggal na natin yung mga bula na ano. Pakaluin lang po ulit natin siya ng ano hanggang lumambot po yung kamatis o madurog. Tsaka po lumambot na rin po yung ating baboy. Yan mga kabanding, malambot na yung ating kamatis at saka nadurog na rin siya. Pwede na natin ilagay yung ating gulay, yung talong tsaka yung radish. Drain po muna natin. Tsaka yung ating pajoli o yung bagyo beans sa atin. Hintayin lang po natin lumambot yung gulay, tapos ilagay natin yung sili. Banding, luto na yung ating talong at yung ating
pa-jolly o yung baguio beans. Pwede na natin ilagay yung sili. Tapos, lagyan na rin natin ang sinigang mix. Kami mga kabanding, gusto namin yung medyo maasim. Kaya ilalagay ko itong isang buong ganito na isang buong ganitong sinigang mix. Pakuluan lang po natin ulit. Kasi maluto po yung sili. Yan mga kabanding, malambot na yung ating sili. Season lang natin ng konting paminta. Patis. Tapos lagyan na natin yung ating latuga o yung lettuce. Lang po natin malanta ng konti yung ating lettuce. Tapos, ready na yung ating sinigang Italian style. Yan mga kabanding, ito na po yung ating sinigang Italian style. Sa pagluluto nga po pala mga kabanding, hindi dapat maging hadlang yung availability ng ingredients para po magawa natin yung gusto nating lutuin. Kailangan po maging resourceful po tayo at creative para po mailuto natin yung mga paborito nating putahe. Lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa po dyan. Kailangan po maging resourceful po tayo at creative sa mga ating po para po matikman po natin yung mga putahing Pilipino na gusto natin. Ayan po mga kabanding, kung nagustuhan niyo po itong episode na to, ito pong niluto natin ngayon, pakit lang po yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated po kayo sa mga recipe pa po na iluluto ko po sa inyo, Italian style. Maraming salamat po sa pakikipong banding. God bless po. Stay safe. Peace. Hit the notification bell. Thanks for watching. Bye! Bye.